Welcome back to my YouTube channel, Cook and Talk with Madana! So for today's cooking vlog, ay mag-bake naman po tayo. At ang gagamitin natin ay ang bida sa ating cooking vlog or sa ating pag-bake ngayon ay ang mga saging! So ano ba ang gagawin natin today? Ang gagawin natin today ay banana bread! So, ang banana bread po ay sigurado akong magugustuhan ng inyong mga chikiting dahil simpleng gawin lang ito at sigurado ako super healthy din po ito na pwede po ninyong pang-merienda or kahit na anong okasyon ay pwede po ninyong i-prepare. So, ano pa bang hinihintay ninyo? Tara, samahan niyo ako at i-bake na natin ang banana bread. Po yung mga ingredients natin para sa ating banana bread. So, bago po tayo mag-start, ay i-preheat nyo na po yung inyong oven ng 175 degrees Celsius for 45 minutes while magbe-bake po tayo mamaya. So, magbimix na po tayo ng ating dry ingredients. Unahin po muna natin yung ating dry ingredients bago po yung ating wet ingredients. Okay? So, unahin po natin yung ating flour. So, yung aking spatula dito. Ayan. Okay, sunod na natin yung ating cinnamon powder. Ihalo lang po natin lahat to. So, yung ating baking powder, yung ating baking soda. So, yan po kasi magpapaalsa. So, sana at this time, umalsa na po yung ating gagawin dahil po last time yung ating puto hindi po umalsa. So, ang ating salt. So, ayan. So, imimix lang natin. So, gamitin natin yung ating whisk na napakaganda at galing pa po ito sa aking friend. Ayan. So, pag na-mix natin ng mabuti, isiset aside po natin at isusunod po natin yung ating wet ingredients. So, ayan. Okay na to. So, ayan mga madam. Tingnan nyo naman yung ating gagamiting banana. Siyempre, yung talagang pasira na. Kaya huwag nyo pong itatapon yan. So, imamash lang natin yan. So, balatan na natin. So, ayan. Pag may mga saging po kayo dyan na naluma na, huwag nyo pong itatapon kasi pwede po natin yan gawing banana bread. O, diba? So, ayan mga madam na nabalatan po na. So, imamash po natin yung ating saging. Imamash po natin ng mabuti. So, sana nakikita nyo po ng maayon. Ayan. Ayan. Nakikita nyo po yan. Dudurugin lang po natin siya. Kasi yan yung star ng ating pag-bake. Ayan. So, pag na-imash nyo na po siya ng maayos, sunod na po natin yung ating eggs. Okay, so 2 eggs po yung ginamit ko. So, ilagay na po natin yan dyan. So, ang gamitin natin na yung ating whisk para mas madali para sa atin na mag-mix. Diba? Medyo malaki yung ating whisk. malaking tao kasi may-ari nito mga madam. Ayan. Oh, ang perfect oh. Ayan. So, after nito, pag na-mix nyo na rin po ng maayos, ilagay na rin natin yung ating butter. So, ilagay natin yung ating butter. Wait lang. Ayan. Mix pa rin. Mix lang kasi yan yung mga wet ingredients natin. So, kung meron po kayong mixer, okay din po na gumamit po kayo ng mixer.
Pero tayo, hindi na po tayo gagamit ng mixer kasi hindi naman siya ganun na kahirap na i-mix. Pwedeng mano-mano lang. Ayan. So, pag okay na po, ilagay na rin natin yung ating sugar. So, nagtataka kayo siguro kung bakit yung sugar ay nasa wet ingredients. Kasi, mas maganda po yan dyan. Pag, alam niyo yun, pag nabasa siya, di ba, parang mas maganda na, ano ba tawag dito, maayos yung pagkakalagay natin dito sa wet ingredients natin. Pwede naman siya sa dry, pero parang mas okay siya na nasa wet. Para matunaw, yung malusaw na yung asukal natin. So, ayan. So, ayun mga madam, na-prepare na natin yung ating wet ingredients at ang ating dry ingredients. So, ang gagawin natin ay ihahalo na po natin yung dalawa dito. So, unti-unti lang muna para maano natin, ma-mix. Ma-mix natin ng maayos. Ayan. Ayan. So, parang perfect talaga ngayon. Sana umalsa talaga. Ayan, di ba? Ayan. Mix-mix lang natin ito, mga madam. Tapos pag alam na ninyo na nahalo na ninyo ng maayos, yung mixture ay pwede na natin siyang ilagay sa bread pan. Tama ba? Bread pan. Ayan. So, ayan mga madam, oh, kung nakikita nyo. Close up ang camera. So, ayun na nga mga madam, natapos na natin gawin yung ating banana mixture. So, nakita nyo na kung paano yung consistency na kailangan natin. So, bago po natin ilagay dito sa ating pan, ay maglalagay po tayo ng butter at brown sugar. Kasi po, mag-help po yun para maging crispy po yung inyong banana bread. So, maglalagay tayo. Papahiran po lang po ng butter yung ating bread pan. Ayan. Ayan, para didikit po yung brown sugar dito. Ayan. Tapos, ilagay natin. Kaya po meron akong brown sugar dun sa ingredients natin. Ayan, para isprinkle lang po natin yung ating brown sugar dyan. Ayan, kasi mag-help po siya maging crispy yung ating banana bread. O, diba? Isa po yan na technique. So, ang gagawin natin dyan, ganun natin para magdikit po lahat. And yung sobra, ilabas natin, itapon natin. So mga madam, natapos na natin gawin yung ating para sa ating bread pan dyan. So ang ilalagay po natin, para maging mas masarap po yung banana bread natin, lalagyan po natin ng raisins o yung pasas. So, minix po natin yung pasas dito. Pwede rin po kayo maglagay ng chocolate chips. Pero ako siguro hindi na. Hindi ko na nalalagyan. Para mas malasahan natin yung banana. So, mamaya, meron ako ditong cashew nuts. Mamaya, ilalagay lang natin sa ibabaw. So, ayan na. So, okay na to. Ibubuhos na natin dito sa ating bread pan. So, ayan. So, ayan, ilagay na natin dito sa ating bread pan, yung ating banana mixture, yung butter na tinasabi nila. Ayan. So, ayan mga madam, nandito na po yung ating mixture o yung ating butter para sa ating banana bread. So, kung nakikita nyo, parang ang konti, pero sana lang, cross finger na umalsa po itong gagawin natin. So, pero meron namang baking powder, baking soda, siguro nang aalsa na. So, lalagay ko po dito sa ibabaw yung ating cashew nuts para mas malasa or mas masarap yung ating banana bread mamaya pag ating hihiwain na, di ba? So, ayan. So, ayun mga madam, ilalagay na po natin sa oven ang ating
banana bread. Para maging banana bread talaga. So, ayan, basta huwag niyo pong kalimutan na i-preheat na po yung inyong oven for 175 degrees for 45 minutes. So, hintayin lang po natin yan na maluto at titignan natin kung aalsa siya. Sana umalsa, mga madam! Wow! So, ayun na nga mga madam, natapos na rin ang ating banana bread. O, diba? Ang perfect! At na-perfect ko po ngayon. Umalsa na, ang sarap pa. Pero syempre, tikman muna natin para talagang masabi kong masarap na masarap. Ayan. So, diba? Yung crispiness o yung pagka-brown dito sa bottom ng ating banana bread ay na-achieve natin. O, diba? Sabi ko sa inyo, gawin nyo yung technique na yun ha, yung sinabi ko. So, ayan. So, andun no. Sakto lang yung raisins na nilagay natin para hindi masyado kasi may pagkamatamis yung raisins. Wow. Wow. Ang sarap. Tapos, moist. Grabe moist siya. Hindi siya dry. As in, yung ingredients na nilagay ko, sundin nyo lang po yun. Siguradong magiging ganito, magiging moist yung inyong banana bread. Tapos, yung may cashew nuts dyan, alam mo yung ang sarap talaga kainin, hindi siya nakakaumay. Tapos, hindi siya makapa-ulat sa aming language, sa aming dialect. Hindi siya, yung hindi ka mabubulunan kasi hindi siya dry. Kasi nga, moist, di ba? Sana mga madam, nagustuhan niyo po yung aking banana bread. And, maitry niyo po sa inyong mga kitchen. Sigurado ako magugustuhan po talaga ito ng inyong mga chikiting. And, sana po i-follow niyo din po ang aking Facebook page, ang Cook and Talk with Madam. At please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Cook and Talk with Madam. Happy cooking!